Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5, mga bahagi ng Makinang Dipadyak. Nakakita ka na ba ng Makinang Dipadyak? Meron ka bang karanasan sa paggamit nito? Alam mo ba ang mga bahagi ng Makinang Dipadyak? Sa araling ito ay matututunan mo ang iba't ibang bahagi ng makinang dipadyak at ang gamit ng bawat isa. Ang paggamit ng makina sa pananahi ay isang kapaki-pakinabang na gawaing maaari mong matutunan. Ang kaalaman sa makina ay kailangan upang magamit ito mabuti sa pananahi ng iba't ibang kasuotan at iba pang pangangailangan. Maaari rin itong maging dagdag pagkakakitaan ng mag-anak. Alam mo ba na ang makinang pahian ay naimbento noong 1846 ni Elias Howe? At lalo pa itong pinagbuti na Isaac Merritt Singer noong 1851. Ang makinang dipadyak ay may tatlong pangunahing bahagi. Ito ay ang ulo, ang kamat, at ang ibaba ng makina. Ang ulo ng makina ang buong makinang panahi. Binubuo ito ng maliliit at tiyak na bahagi upang ang makina ay umandar. Matatagpuan sa ulo ng makina ang balance wheel o ang gulong na pangkamay. Ito ang nagpapaandar o nagpapahinto sa makina, katulong ang gulong sa ilalim. Ang spool pin o ang tusukan ng karete. Pinaglalagyan ito ng karete ng sinulid sa itaas na bahagi ng ulo ng makina. Bobbin winder o ang ikiran ng sinulid ng bobina. Pinaglalagyan ito ng bobina upang makapag-ikid ng sinulid. Ang stitch regulator. Ito ang bahaging nag-aayos ng haba o ikli ng mga tahi. Ang tension regulator. Ito ang bahaging nagluluwag o naghihigpit ng tahi. Thread take-up lever. Ito ang humihila sa sinulid na panahi sa tela. Ang thread guide. Binubuo ito ng tatlong kalawit na pumapatnubay sa sinulid mula sa spool pin hanggang sa karayom. Needle bar. Pinaglalagyan ito ng karayom at nagdadala ng sinulid sa itaas kapag tinatahi. Needle clamp. Ito ang humahawak sa karayom ng makina. At ang needle o karayom. Ito ang mahaba at manipis na metal na nakakabit sa needle clamp. May tulis at maliit na butas sa dulo na sinusuotan ng sinulid na ginagamit sa pananahi. Presser foot. Bahagi ito ng makina na tumipigil o umiipit sa tela habang tinatahi. Presser bar lifter. Ito ang nagtataas o nagbababa sa presser foot. Stop motion screw. Ito ang malaking tornilyo sa gitna ng balance wheel. Maaari itong luwagan o sikipan. Itinitigil nito ang galaw ng makina kapag niluluwagan at pinaandar naman kapag sinusikipan. Ang ikalawang bahagi ay ang bed o kama. Ito ang nagsisilbing patungan ng mga telang tinatahi.
Makikita sa bed ang throat plate o ang tinatawag ding needle plate or stitching plate. Ito ang makinis at makintab na metal sa ibabaw ng kama na pinagdaraanan ng karayom at sinulid. Feed dog. Ito ay nasa ilalim ng presser foot. Ang bahaging ito ay may ngiping gumagalaw na siyang naguusad sa tela habang ito ay tinatahi. Slide plate. Ito ay nasa gawing kaliwa ng kama. Yari ito sa makinis at makintab na metal. Binubuksan ito kung aalisin o ilalagay ang kaha sa bobina. Shuttle. Pinaglalagyan ito ng bobina sa ilalim ng makina. Bobbin case. Kaha na lagayan ng bobina. Bobbin or bobina. Lagayan ng pangilalim na sinulid. Ang ikatlong bahagi ay ang ibaba ng makina. Matatagpuan dito ang drive wheel. Ang drive wheel ang malaking gulong na nakikita sa gawing kanan ng makina sa ilalim ng cabinet. Ito ang pinagkakabitan ng belt o koreya at nagpapaikot ng balance wheel. Ang treadle o ang pedal. Dito pinapatong ang mga paa upang umandar o umikot ang malaking gulong sa ilalim sa tulong ng fitment rod. Fitment rod. Ito ang pahabang bakal na nag-uugnay sa drive wheel at treadle upang umikot ang makina. Mandrel crank. Ito naman ang bahaging nagpapaikot sa malaking gulong sa ilalim. Ang belt guide. Ito ang pumapatnubay sa koreya upang hindi mawala sa lugar. Ang belt of Korea. Ito ang nagdurugtong sa maliit na gulong sa ibabaw at sa malaking gulong sa ibaba ng makina. Ang kahon o cabinet. Dito itinatago ang ulo o katawan ng makina. Karaniwang mayroon na rin mga kahon para sa mga sinulid, gunting, at ibang sa pananahi. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga gawain. Para sa gawain 1, tukuyin ang bahagi ng makina na ipinapakita sa bawat bilang.